nang binawian ng buhay ang unang gobernador general ng Pilipinas na si Miguel Lopez de Legazpi noong 1572, pumalit si Guido de Labizares bilang bagong gobernador general ng bansa. Ngunit ang pamahalaang kolonya ng Espanya sa Pilipinas ay dumaan sa matinding hamon dahil sa kakompetensya nitong mga Dutch at Portuguese. Kasama pa rito ang maraming pag-aalsa ng mga Pilipino. Ngunit dahil sa walang pagkakaisa at nasyonalismo o diwang makabayan ng mga Pilipino, maraming mga lokal ang mas piniling maging tapat sa mga Espanyol, lalo na sa mga fraile. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataong gamitin ng mga Espanyol ang mga sundalong Pilipino para sa kanilang interes. At dito'y nangyari ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino laban sa Pilipino. Ang pag-angkin ng mga Espanyol sa Pilipinas ay dumaan sa matinding hamon sa karibal nitong Portuguese. Dahil ang Pilipinas ay ang mga isla sa ilalim ng Treaty of Zaragoza na parte ng teritoryo ng mga Portuguese. Taong 1566, dumaong ang barkong Portuguese sa ilalim ng pamumuno ni General Gonzalo Pereira para paalisin ang mga Espanyol. Nang tumanggi si Legazpi, hinarang ni Pereira ang mga daungan sa Cebu upang patayin sa gutom ang mga Espanyol. Ngunit dahil nanindigan si Legazpi at sa tulong ng mga Cebuanong lokal, ay napilitang umalis ni Pereira sa Cebu. Taong 1570, bumalik ang mga Portuguese at gumawa ng opensa. Dito'y binumbar ng mga Portuguese ang paninirahan ng mga Espanyol sa Cebu. Ngunit sila ay nabigo na palayasin ang kanilang karibal. Ang unang pag-aalsa laban sa mga Kastila ay nagmula sa Luzon. Ito ay ang pagtatangka ng mga pinunong lokal upang mabawi ang nawalang kalayaan, kaharian at teritoryo dahil ang Maynila ay ang pinakakuta ng mga Espanyol. Matapos magapi ng mga Espanyol ang pangkat nila Kandula, nakipagkasundo ang Raja at naging magkaibigan sila ni Legazpi. At dahil sa pagiging mabuti nito sa mga Espanyol, bilang ganti, binabayaran ni Legazpi sila Kandula sa pamamagitan ng paglibre sa kanya at ng kanyang angkan sa pagbayad ng tribute at sa pilitang pagtatrabaho. Ngunit nang namatay si Legazpi noong 1572, humalili si Guido de Labizares bilang bagong gobernador general ng bansa. Sa pamamuno ni Labizares ay inalisan ng exemption sila Kandula at kanyang mga kamag-anak mula sa tribute at sa pilitang pagtatrabaho, bagay na ikinagalit ng matandang Raja. Ang labanan sa pagitan ng Pilipino laban sa Pilipino. Ilang mga lokal sa Cagayan na pinamumunuan ni Magalat ang bumangon para sa pag-aalsa laban sa mga Kastila. Bagamat nasagpo ito ng mga Espanyol, ipinagpatuloy ito ng mga rebelding Pilipino para sa kanilang pagtutol sa mga mananakop. Sa unang pagkakataon, ay nagpadala ang gobernador general ng isang malakas na hukbo na binubuo ng ilang sundalong Espanyol at daan-daang Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ngunit hindi nagpatinag ang mga Ilocano, bagkos ay nabigo ang mga Espanyol na talunin ang pangkat ni Magalat. Nag-isip ng paraan ang otoridad ng Espanya kung paano mapalaya si Magalat at dito'y sinuhulan ng mga Espanyol ang isang Pilipinong asasin para iligpit ang pinunong lokal. Dito nagtagumpay ang mga Espanyol at napatay si Magalat. Ilang banyagang lahi ang nagka-interes sa ating bansa. At taong 1597, nagpadala ng ekspedisyon ang bansang Holland sa Silangan sa ilalim ng pamumuno ni Admiral Oliver Van Noort. Nang marating ng mga Dutch ang bungad ng Manila Bay, sinalubong sila ng isang eskwadron ng Espanya sa pamumuno ni Antonio de Morga, at dito'y nangyari ang Battle of Mariveles, at sa unang engkwentro ay natalo ang mga Dutch sa kamay ng mga Espanyol at napilitan umalis pabalik ng Holland. Dumami ang pag-atake ng mga Dutch sa mga sumunod na taon, ngunit palagi silang natatalo
ng mga Kastilak dahil sa presensya at tulong ng mga Pilipino. Taong 1647, dumating ang huling pag-atake ng mga Dutch nang sinubukan nilang agawin ang Cavite at Bataan, at sa pagkakataong ito ay tinalo at pinalaya sila at hindi na muling gumagawa ng seryosong pagtatangkap na labanan ang soberanya ng Espanya sa Pilipinas. Makalipas ang 13 taon, isang pag-aalsa sa Pampanga na nag-ugat sa mapangaping patakarang ipinataw ng kolonyang Espanya, tulad na lamang ng pulo Iservicio at Mandala. Ito ay ang Manyago Revolt na pinamumunuan ni Don Francisco Manyago. Ang pulo Iservicio ay isang sapilitang pagtatrabaho. Ang Mandala ay isang tribute sa anyo ng pagkain. Ito ang nagmulat sa pakikibaka upang makalaya ang mga lokal mula sa pamumuno ng mga Espanyol. Dahil sa panahong iyon, ang Pampanga ay sentro ng atensyon sa mga relihiyosong grupo dahil sa malagong yaman ng agrikultura. Sa katunayan, ang Pampanga rin ang may pinakamaraming kaso ng sapilitang pagtatrabaho, pinapatrabaho ng walang bayad at binibili ang kanilang produkto sa hindi tamang presyo. Dito'y ipinapahiwatig ng mga Kapampangan ang kanilang intensyon na mag-alsa sa pamamagitan ng pagsunog sa kampo. Mas pinaigting ni Manyago ang damdamin ng mga lokal sa pamamagitan ng paggawa ng mga propaganda para maniwala ang mga lokal sa kanyang ideya para sa kalayaan. Maging ang bawat pinuno ng ibang bayan tulad ng Cagayanon at Ilocanos ay kanya rin napaniwala. Bagamat na isakatuparan ni Manyago ang plano, isang Espanyol na gobernador na nagngangalang Manrique de Lara ang nag-neutralize sa plano ni Manyago. Bilang ganti, gumagawa rin ng propaganda ang gobernador at sinabi sa mga lokal na si Manyago ay umalis na ng Maynila dahil sa suhol at itinalaga ng gobernador bilang pinuno ng kampo sa Pampanga. Dito natakot at naniwala ang mga lokal sa sinabi ng gobernador. Dahil sa walang pagpipilian si Manyago, nakipagkasundo ito sa mga Espanyol. At lumipas ang ilang buwan, ay binaril si Manyago sa Mexico, Pampanga sa utos ng gobernador. At dito nang simula ang mas malaki at madugong pag-aalsa sa lalawigan ng Pangasinan. Ang Pangasinan ay isa sa pinakaunang rehiyong sinakop noong panahon ng kolonyal sa pamumuno ng mga Kastila. Dahil sa matinding pagmamaltrato at mga abuso ng mga opisyal ng sibil at militar ng Espanya, naging sunod-sunod ang rebelyon ng mga lokal at iba pang mga kalapit na probinsya. Ika-15 ng Disyembre taong 1660, hinikayat at tinumbinsin ni Andres Malong ang mga residente ng Pangasinan na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Hangarin ito ang pagkakapantay-pantay na sa panahong iyon ay mahirap makuha dahil sa paghahari ng Espanya sa bansa. Dinig ng mga lokal ang panawagan ni Malong at sumapi sa revolusyon. Maraming mga Espanyol, kabilang ang Alcalde Mayor, ang napatay sa labanan at sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay. At dahil sa dumaraming bilang ng kanilang mga tagasunod, hinirang ni Malong ang kanyang sarili bilang hari ng Pangasinan. Nagtalaga si Malong ng mga opisyal sa mga lugar sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kasabay nito, hinimok niya ang mga lokal sa lalawigan ng Ilocos, Zambales at Cagayan na humawak ng armas laban sa mga Kastila. Nagpadala si Malong ng higit 6,000 mga sundalo sa Pampanga at kalahati nito ay pinapunta sa Ilocos at Cagayan. Ngunit dahil sa kakulangan ng bilang ng kanyang mga kawal, naubos at nagapi sila sa sarili nitong lungsod sa binalatungan. Sa tagumpay ng tropang Espanyol, nahuli si Malong at pinatay noong ika-6 ng Pebrero taong 1661. Dahil dismayado ang mga lokal sa pamumuno ng mga Espanyol, hindi lamang sa lalawigan ng Luzon ang laganap sa pag-aalsa. Ito ay nangyari rin sa Leyte noong taong 1622 sa pamumuno ni Bangkaw. Bumalik si Bangkaw sa kanyang orihinal na pananampalataya at nagtayo ng pinagpalang simbahan para sa mga diwata at anito dahil nais niyang mamatay sa piling ng kanyang mga ninuno. Dito'y naging laganap ang pagsamba ng mga waray-waray
sa kanilang dating bathala, maraming mga lokal ang huminto sa pagsisimba sa Katoliko na naging dahilan upang humingi ng tulong ang mga fraile sa gobernador ng Cebu para maibalik ang impluwensya ng mga Espanyol sa mga waray-waray na taga-Visayas. Inipo ng gobernador ng Cebu na si Juan de Alcarazo ang 1,000 mandirigma ng Cebu sa kayang 40 parao na 1 bangkang pandagat ng mga Nitibo na tinatawag rin Karakua. Sa dami ng mga baril ng mga Espanyol, walang nagawa ang pangkat ni Bangkaw kundi ang tumakas at nagtakbuhan sa gubat. At dahil matanda na si Bangkaw ay hindi na makatakbo ng mabilis, tinuog siya ng sibat ng 1 sundalong Espanyol at pinugutan ng ulo. Alinsunod sa sistemang polo y servicio, taong 1649, inutusan ng gobernador general ang mga provincial governors ng Visayan provinces na magdala ng mga manggagawa sa Cavite Shipyard. Dahil dito, ang mga gobernador ng probinsya ay kumukuha ng mga manggagawa na ipinipadala sa Cavite ng sapilitan. Upang ipakita ang kanilang matinding hinanakit, nagtipon-tipon ang mga tagapalapag Samar sa pamumuno ni Agustin Sumoroy at nag-alsa laban sa mga Kastila. Lumaganap ang himagsikan sa Mindanao, partikular sa Zamboanga, Camiguin, Cebu, Masbate at hanggang sa Camarines at Albay. Dahil dito, naalarma ang Gobernador General ng Maynila sa paglaganap ng himagsikan. Dito nagtipon sila ng pwersa na karamihan ay sundalong Pilipino sa ilalim ng mga opisyal ng Espanyol at nagpadala ng ekspedisyon sa Samar. Buong tapang na nakipaglaban si Sumoroy at napagtagumpayan niya ang pwersang Espanyol-Pilipino sa ilang labanan. Pinili ni Sumoroy ang mga bundok bilang natural na kuta at napaglabanan niya ang mga pag-atake ng kaaway. Ngunit noong 1650, nagpadala ang pamahalaan ng 1 malakas na pangkat at nakipaglaban si Sumoroy at ang kanyang pangkat. Ngunit siya ay natalo, nahuli at pinatay ng mga Espanyol. Ang pinaka-nakakabigong pananakop ng Espanyol sa teritoryo ng mga Muslim. Nangyari ang pinakamatagal at pinakamalugong pagtatangka ng mga Kastila nang sinubukan nilang kolonhin at mapagbagong loob ang mga Muslim sa katimugang isla ng Mindanao. Ito ang pinaka-nakabigong pananakop ng mga Espanyol sa teritoryo ng mga Muslim na natiling hindi nasakop at hindi napagbagong loob ang mga Muslim hanggang sa pagtatapos ng pamumuno ng mga Espanyol sa bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng Sultan Kudarat, ang Maguindanao at Sulu ay nagkaisa bilang isang matibay na alyansa mula taong 1638 hanggang 1671. Ang pangyayaring ito ang nagpilit sa mga Kastila upang tuluyan ng umalis sa lugar at sa halip ay tumuo na lamang sa Luzon. Ngunit nang namatay si Sultan Kudarat taong 1671, ang pwersa ng mga Moros ay humina. At pagsapit ng 1716 hanggang 1747, bumalik ang mga Kastila at gumawa ng opensa sa kayaang bagong barko na nilagyan ng mas malakas na kanyon. Dito'y nagtagumpay ang mga Espanyol at nagtayo ng mga kuta sa Iligan at Cagayan de Oro. Sa kabila ng mga pag-unlad na ito, ang pwersa ng Muslim ay nakipagkasundo sa gobernador-heneral na si Orvis Tondo na may ilang mga kompromisong kasunduan. Ngunit walang aktwal na pagsuko ng teritoryo sa loob ng kaharian ng sultanato. Taong 1762 hanggang 1764 ay ang panahon sa maikling pananakop ng mga Briton sa Pilipinas. Dito'y napilitan ang mga Muslim na isuko ang ilang bahagi ng Palawan at Sabah. Ngunit ang mga Muslim ay nanatili pa rin soberanya. Nanatiling bigo ang mga Pilipino sa pag-aalsa laban sa mga Kastila. Ito ay dahil sa kanilang sandatang taglay na medieval at ginagamit ang mga Pilipinong sundalo para harapin ang kapwa Pilipino na walang pagkakaisa at nanatiling hati ang diwa ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ngunit sa kabila ng lahat, nagawa ng mga Muslim na supilin ang mga Kastila para hindi maagaw ang kanilang teritoryo.
Ito ay dahil sa kulang ang kapasidad ng militar ng mga Espanyol para makalusot sa mga kuta ng mga Moro. At higit sa lahat, pinipilit ng mga Moros ang lahat ng mga tagasunod ng Islam na lumaban bilang isa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng etniko. Ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga Muslim ay nakatulong sa kapwa Muslim upang sila'y magkaisa.